So meron tayo dito mga katanungan na babasahin guys. So importante ito. Ang tanong dito, kung pwede daw ba ito sa buntis? Bakit nga ba may flag? Bakit nga ba nilagyan nila dito? At nagsasabay-sabay ko na silang tatlo tuwing gabi na. Kasi kahit bibili ka lang ng pagkain doon sa tindahan, saka... Peke po ba yung nabili ko? Ano po bang mas effective? Lasal or frozen collagen? Maganda po bang sabayan ng vitamin C? Lahat po ng katanungan na ito ay masasagot sa video na to. Just keep on watching. Hi everyone, it's me again, Jay Villaverde Sagala, and welcome back to my channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo dito sa aking YouTube channel. And i-click niyo na rin po yung bell button para sa susunod kong upload ay magiging updated po kayo. So ngayon, sa video na to guys, pag-uusapan natin kung bakit nga ba may flag ang mga lumalabas na lasal glutathione ngayon. Kasi yung iba nagtatanong sila kung peke ba yung nabili nila, kung bakit ba may flag, bakit yung isa walang flag. So lahat ng yan pag-uusapan natin dito sa lasal glutathione na updates. Okay? Okay. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ba yung reason kung bakit nga ba may flag ang mga lasal glutathione ngayon. Kung mapapansin nyo, kulay white siya yung capsule dito sa pinakang packaging. And then dito, may kulay na siya. Kulay golden yellow na siya. Same dito. So ngayon, ito yung 2019 na packaging. So 2 years din ang expiration nito guys. Paalala lang, 2 years yan bago ma-expired. Okay? So lahat ng yan ay original. 2020 yung manufacturing date niya. 2022 naman yung expiration date. Same dito. And then same dito, 2019 manufacturing date. 2021 naman yung expiration. So lahat ng yan ay original. So, dito tayo sa front. Kung mapapansin nyo, di ba, 2019 nga siya inilabas, kulay white pa siya. And then, nung 2020, February, naglabas sila ng kulay golden yellow. And then, ngayong June 2020, naglabas ulit sila ng panibagong packaging. Okay? So, sa likod, makikita natin kung ano ba yung mga pinagbago niya. So, sa front, mag-focus muna tayo sa pinakang kulay niya. Kung mapapansin nyo, guys, dito sa old and then old din na packaging, magkapareha sila halos ng kulay. Pero sa pinakang bagong packaging, mapapansin nyo na mas light yung color niya, yung appearance ng packaging niya. Yan, mas light siya sa personal. Okay? So, sa likod naman tayo, guys. Kung mapapansin nyo sa pinakang old packaging, di ba ayan siya, wala itong flag before sa likod. Samantalang dito, nung naglabas sila ng February, may flag na silang nilagay plus may nakalagay ditong product made in Thailand. Dito. And then, ngayon namang June, naglabas ulit sila ng panibagong packaging, so inilipat nila dito yung logo. Yung pinakang flag, I mean. So, ayan siya. Iba na pati yung design ng flag niya. Kung tititigan nyo siya, guys. Ayan siya. Product made in Thailand. Tapos, naglagay din sila dito ng sikat number. Ayan. Lahat naman yan ay original. Tsaka, kung makabili pa rin kayo ng mga, ano, ng mga old packaging, that's okay. Kasi, 2 years naman yan bago ma-expired. Sa ingredients nila, wala naman silang pinagbago. Same pa din. So, kung mapapansin nyo, purong gluta kasi ang lasal. 500 milligram siya. So, ayan siya, 500 milligrams. And then, alpha-lipoic acid is 100 milligrams. Sobrang ganda nito, guys, dahil yung 500 milligrams per day is okay. Yung iba kasi, nagtatanong sila kung pwede daw bang dalawa na soft gel per day, that's okay din naman. So, kung magiging tatlo pa, hindi na yun, okay. Dapat dalawa lang. Okay na yun. At least, makaka 1,000 milligrams kayo of glutathione per day. So, bakit nga ba may flag? Bakit nga ba nilagyan nila dito? At bakit in-update nila ito? So, kung mapapansin nyo kasi guys, update ng update itong mga naglalabasan ng mga supplements from Thailand. Alam nyo kung bakit? Kasi ang daming lumalabas na peke eh. Noong naglabas sila ng kauna-unahan, ang daming lumabas na peke. So, lumayo sila doon. Ang mga manufacturers, gumawa sila ng bagong packaging. And then, ginaya na naman yan ng peke. So, same dito sa new packaging, ang dami na naman lumalabas na mga peke. So, ngayon wala tayong hawak na peke, okay? Malalaman na agad natin yun kung fake. Magtataka na agad kayo. Depende na yun sa presyo, guys. Okay? So, kumbaga, may mga sellers na hindi sila sigurado kung saan ba nagagaling yung product nila. At may mga sellers naman na talagang sure na sure talaga sila na super legit.
So, sa aming page, sa aming mga Facebook page, makikita nyo po dito sa description, ilalagay ko na rin, na talagang bumabiyahe kami ng Thailand, kaya naman alam talaga namin ang bilihan talaga ng mga original. Okay? So, hindi talaga kayo mapepeke. Saan ka pa? Kung gusto mong effective, doon ka na sa legit, di ba? Mura nga, fake man pala. Minsan kasi sa price, magtataka na kayo eh kung bakit sobrang mura. Di ba? Kasi biruin nyo, magkano na yung puhunan niya sa Thailand, tapos isiship pa siya sa Philippines. And then yung iba naman, sobra-sobrang magpatong. Dinodoble nila, tinitriple nila yung presyo. Yung iba, nasa 1,000 yung price. So kumbaga, magtataka ka na talaga dun sa ibang mga sellers. So mag-iingat kayo guys. Pipiliin talaga natin yung legit sellers, okay? Alam nyo ba guys, na sobrang taas ng glutathione content nitong Lasel GlutaPure? Kasi nasa 500 milligrams yung kanyang glutathione content. So kung makakadalawang soft gel ka per day, it means makaka 1,000 milligrams of glutathione ka per day. Mataas yun, sobrang taas nyo guys, para ka nagpapaglutadrip nun. Kasi ang alam ko, per session sa glutadrip, 1,000 milligrams yung mga nilalagay. Ewan ko din kasi wala akong idea sa glutadrip. So hindi ko pa na-experience yun. Pero yun yung pagkakaalam ko. So kung magtatake ka ng 2 soft gels per day ng Lasel, makaka 1,000 milligrams of glutathione ka per day. At maganda yan kung sasabayan mo ng vitamin C. So yung iba kasi nagtatanong sila kung bakit nga ba kailangan mag-vitamin C. Ang kagandahan kasi nun, ang vitamin C mas nakakatulong siyang makapag-boost, na mas makatulong makapag-work yung glutathione, yung magiging flow dun sa dubo mo, mas magiging maganda. So yung magiging effect talaga niya is mag-glow yung skin, na healthy looking talaga, hindi lang basta maputi. Ako guys, yung ginagamit kong vitamin C, yung tinitake ko, itong Lasel vitamin C, na galing din sa Thailand. So good for 2 months na ito, 1 capsule lang ako per day nito eh, pagkatapos kumain sa gabi. So lahat actually, pinagasabay-sabay ko na sila sa gabi. Yung iba kasi nagtatanong kung pwede daw sa morning, actually pwede din naman. Basta ang importante dun, yung dosage per day. Kung halimbawa, 1 soft gel per day lang, 1 soft gel per day lang. So kung 1 capsule per day, 1 capsule per day. So hindi kayo pwedeng lumampas. Ang pinakamahalaga sa lahat ay itong frozen collagen guys. Kasi mas maganda talaga kung sa pagsasabay-sabay niyo itong tatlo. Ako kasi pinagsasabay-sabay ko na silang tatlo tuwing gabi na, bago matulog. So gaya ng nabanggit ko sa inyo guys kanina, pwede nyo pagsabay-sabayin yung tatlo. Basta susundin nyo lang yung dosage per day. Importante kasi yun eh. At ito pa guys, para sa akin ha, pag halimbawa magtitake kayo ng mga supplements nga, katulad ng mga binabanggit ko before sa mga video, kung magtitake kayo, bigyan nyo talaga yan ng 3 buwan. 3 months talaga normally. Kasi yung 1 buwan, sobrang kulang yan eh. I'll be honest ha, sobrang totoo yun. Kasi biting talaga yung 1 buwan. Although may changes yun, pero sobrang hindi mo pa talaga yung masyadong makikita. Kasi yung mga sinasabi nila na mga 7 days or makikita mo na daw in 2 weeks, medyo imposible yun para sa akin. Hindi agad yun nag-i-effect. Sa personal kong mga experience, ato mag-take ako ng mga supplements. So kung gusto niyo talaga makita yung pinakang result, bigyan nyo siya ng 3 buwan. So pag natapos nyo yung 3 buwan at kitang-kita nyo na yung result, that's okay na. Pwede kayong mag-stop, pahinga kayo ng mga 1 buwan, 2 buwan. And then, balik ulit kayo. Ganun lang yun. Parang ako lang din yun eh. Ganun ang ginagawa ko lagi. Tumitigil ako na pag natapos ko yung 3 buwan. So, pwede mo naman siyang i-maintain. For example, halimbawa, natapos mo na yung 3 buwan, tapos magte-take ka ng 1 capsule per day, tapos lalaktaw ka ng 2 days, tapos nagte-take ka ulit ng pa-isa-isa na lang. So, kumbaga, parang pang-maintenance mo na lang siya. Pwede yun. Ganun yung ginagawa ng iba. So meron tayo dito mga katanungan na babasahin guys. So importante ito. Ang tanong dito, kung pwede daw ba ito sa buntis? So hindi po yan pwede. Bawal po. Alang-alang sa safety ng baby, bawal po yan. Kahit anong mga supplements or kahit anong mga gamot na hindi naman ni-recommend sa inyo ng doktor, wag po kayong iinom. Okay? Sa buntis, bawal. Ito naman yung another question. Pwede po ba yan sa 15 years old, sa 14 years old? Para sa akin, kung ako matatanungin, kung ako po ang tatanungin, masyado ba pong bata? So hintayin nyo na muna na at least medyo mag-age muna kayo ng konti. Halimbawa mga 18 years old, pataas, 17 years old, ayan, pwede na yan. Pwede na kayo mag-take ng mga supplements, mga pampaputi. Another question, pwede ko po bang sabayan ng Myra E? Yan, magandang question yan guys ha. Maraming nagtatanong kung pwede daw sabayan ng Myra E. Actually, ang Myra E, sobrang ganda na eh. Nakakapagpag-glow yan. Kasi vitamin E yan eh. Sa skin din yan. Pero, pwede naman yun kung ikaw ay hiyang sa vitamin E. Na Myra E. Okay? Kasi may mga taong hindi hiyang sa Myra E katulad ko eh. Nag-take ako dati ng Myra E. Kaya lang hindi siya humiyang sa akin. Binitigyawat ako dun. So, kung alam nyong hiyang sa inyo, kung pakaramdam nyong hiyang naman sa inyong Myra E, pwede naman. Pero kung hindi,
pakiramdaman nyo, i-observe nyo kung titigyawatin pa kayo. So, ititigil nyo pag tinigyawat kayo. Okay? And guys, sobrang importante po ng payong, okay? Pag nagpapaputi tayo, naglalagay tayo, nagtitake tayo ng mga gluta. So, importante guys ang payong. Magdadala tayo. Kasi kahit bibili ka lang ng pagkain doon sa tindahan, sa kanto, hindi mo talaga ako mapapalabas ng walang payong kasi nga mainit. Lalo na pag halimbawa at bandang mga alas 12 na ng tanghali, so masakit na sa balat yan. Nakaka-damage kasi ng skin yung sikat ng araw pag na-expose ka ng matagal. So importante talaga yan. Kaya sobrang importante ng lotion. Katulad ng mga nabanggit ko before, kapag nagtetake tayo ng mga supplements, hindi lang basta supplements, importante yung mga pinapahid-pahid natin. So katulad ko, ito po yung ginagamit kong lotion. So alternate ko silang ginagamit, itong vitamin E. Ito naman from Thailand din ito, available din to sa online stores po namin. And then ito naman mabibili nyo sa Watson. So alternate lang to. Ginagamit ko na to for 1 year, and ito naman ginagamit ko na for 7 years. Ang kagandahan kasi sa mga lotion na to guys, hindi sila malagkit. So pag in-apply mo sila, ayan, ganyan lang sila. Actually parehas lang sila ng texture nito. So again guys, paalala lang, mag-ingat po tayo sa mga fake na mga products na nagkalat niyan sa market. So piliin po natin yung legit sellers. So ito po ang aming mga Facebook page. Lahat po ng ito ay legit. Central Beauty, Universal Beauty, Cheska's Online Shopping, at ANN's Aesthetic. Sana po ay marami kayo natutunan sa video na to. Sana nalaman niyo yung reason kung bakit may mga flag, yung mga naglalabas na Lazy Glutapure, and I hope nakatulong tong video na to. Please, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Sobrang ma-appreciate ko po yan. And paki-like na rin po at paki-share nitong video. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for watching. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye!